saan tayo ngayon? Kami ay nasa Cafe Angelica. Nagbabalik muli ang mga abusada. Nasa ba si Lester at si Sus? Absent po yung aming member. So for today's video, kami ay magkakaroon ulit ng Q&A. Pero this time, medyo seryoso na. Kasi nasa sa gubat. Hindi naman. May mga nine. Nagdownload ako ng nine. Okay? So mag-start na po kami. Sign na adult ka na, mas inaabangan mo na ang payday kaysa sa birthday. Gusto ko sumagot dito ay si Pam. Totoo. Bakit? Legit siya. Wala lang, parang pag birthday kasi pangbagat na lang yata yung mga nagkakita ng bombe. Diba? Yeah, tapos, ano, pag birthday, tapos yung mga ganyan. Pero na lang, sa, ngayon ha, lalo sa mga matatanda, hindi na kasi uso yung, hindi na masyadong uso sa mga may trabaho na sa mga birthday. Okay, okay po. Legit talaga din siya kasi mas inabangan yung payday kasi parang para sa akin na may trabaho na kasi ako guys, you know what guys? Ayun, parang kasi pag birthday parang pambagets na lang siya, pambata na siya. And then, pero pati ano, inuman na yun eh, wala na yung kainan masyado, inuman na yung kasi ganun guys. Kaya mas maganda yung payday kasi sa yung birthday celebration. Yung soft drinks na binabili lang sa'yo. Quality from dyan, ano to, ganito si classic Pito and Pitas. Hindi ko, di kompleto ang childhood mo kung hindi mo sinisip yung soft drinks na binabili lang sa'yo. Bigay, sagot. Oh. Perfect. Bilang na parang siya may nakapagod. Kasi dati, siyempre, sa childhood natin, wala tayong pera. Kumbaga, kung fetch man lang, tuwan-tuwa na tayo. So, pag nautusan na tayo ng tapos bawas pa yung suple. Tapos yung iba, wala pang suple. Pinagpili mo na ending. For number 3, no? Alright. Number 3, hindi ako mapapagod at mahihirapan. Lalo na kung papakanan ng pamilya ko ang usapan. Si Ate Jeff. Alright, so that is a very serious question for me. And of course, syempre naman, kapag pinag-uusapan natin yung pamilya natin dyan, we need to exert more effort. Kailangan hindi tayo napapagod. Kailangan goal, may goal tayo sa ginagawa natin. Especially kapag naka-center dito yung family natin. Siyempre, kapag naka-center yung family natin, along the way, hindi mo nararamdaman yung pagod mo eh. Makikita mo na lang na parang, wow, the end of the day, meron ng result, meron ka ng napatunayan. And that's it. Parang dapat hindi huwag ka mapapagod kapag pamilya mo ang pinag-uusapan. Gotcha. Ano sigurado ba? Ako, totoo yan. Kasi parang pagdating sa family, walang limit. Walang limit para sa pamilya. Alam mo. So, yun nga. For number 4, Shinem, tapos di nag-react sa post ko. Mahiya ka naman kung nakita sa post ko. From Tito's Classic and Pitas of Manila. So, glad din lang yung yes, sagot. Oh. Siyempre naman, pag mag-solo tayo, at makakita tayo ng mga share na ganyan, bagay. Siyempre, pag nagagaling sa ano natin, friend natin sa Facebook, bigyan din natin na ng credits. Oo, tama. Para pati ano, para pati may cooperation ka. May participation ka. Na-appreciate ko yun. Oo, na-appreciate ko yun. Saka nakita mo dahil. Baga may same feeling. That's it. Oo. Oh. Sabigyan na nag-share. At saka sa panahon ngayon, parang pag nag-post ka, ang list mo agad, sino mag-like ka, sino mag-share. Parang kasi pag hindi, yung iba kasi ganun. Kasi pero pag, ano, pag nag-share ka, tapos walang mag-like, parang kasi mo, ay, walang may gusto mag-share. Parang, so, Ang pagkita na niya, no? Hey, nag-stall niya ba? Ako nag-stall ko naman.
pera. Stake ang pera ko. So, gusto ko estudyante, so gusto. Siyempre, ayun na nga, since student ako, then, yun na nga, gusto ko talaga mag-travel sa mga malayong lugar, like, mag-island hopping, or so whatever. Kasi, siyempre, since wala pa tayo, wala pa akong, ano, soon. Siyempre, soon, yun. Oo. Diyan, Diyan. Nakakalito ba doon? Nakalito ko na kasi, ayun, naalala ko ng mga nasa kalagitnaan pa ako ng pagiging estudyante ko. Siyempre, may parang mga naiinggit ako sa mga kaibigan ko, nakakapunta sila dun sa mga napupunta nila, and then ako hindi. Kasi nga, lack of money. Siyempre naman, hindi naman dapat alam natin kung saan natin igagastos ng tama yung pera natin, especially lalo na kung estudyante ka. Make sure guys, sa projects, assignments, and etc. mo muna gamitin, huwag muna sa mga kalandian, huwag muna sa kung saan saan nila idadamay. Coming from your Ate Ian! Okay, for number 6. Actually, sa mga trabaho. Be thankful of the work that you have. You are blessed just by having a work to do. Tingin ko, number 6. Be thankful of the work that you have. You are blessed just by having a work to do. Galing po sa life sense, si Ate Ian, kasi may work na siya. So, ayan guys, plot ko lang ulit yung YouTube channel ko. Ian Mirabete, actually, tapit ko yan eh. Parang, i-upload ko lang siya dyan. Guys, ano lang kayo, waiting lang dyan. Parang, paano ba magiging masaya dyan sa mga piling mong career? And that's it. Parang, syempre, kung ano yung nasa iyo ngayon, maging masaya ka, makontento ka. Sabi ko nga, parang, sabi ko dun sa vlog kong yun, parang, as long as masaya ka sa ginagawa mo, as long as nag-enjoy ka sa ginagawa mo, maging thankful ka lagi kasi ibinigay sa yon, and everything happened for a reason. Hindi yun ibinigay sa yon na parang kasi ayan, as my experience, parang kasi SA ako, parang hindi ko sukat akalain na magiging SA ako, like nag-flyering outside, nagpapainit outside, pero nang na-enjoy ko na siya, naisip ko na parang okay, parang may reason to eh, hindi to binigay sa akin na parang gawin ko na lang na basta-basta, na dapat binibigyan ko siya talaga ng buong loob at nag-exert ako ng sobrang effort para lalo marami pang blessing na dumating sa akin. Huwag ka muna pati mag-iinarte sa mga trabaho kasi guys, everything is nag-start muna sa baba, walang nag-start sa taas kasi mas pangit pakinggan kung nag-start ka sa taas tapos kinabukasan bumaba ka. Boom! Hindi masyado nagmamatter yung sa sweldo. Ang gusto agad nila na, ay pag-graduate ko may trabaho na rin ako. Parang gano'n. Saan lang? Saan lang? Ganun talaga. Oo, kasi mga ibang fresh grad na arte-arte na, tama. Kasi na, choosing to fresh trabaho. Pag fresh grad kasi, experience muna at pagbasihan, kasi muna yung salary. Kasi, ayun nga, parang hindi mo pwede yung antas na ganda. Ang ipundan mo muna ay experience. Kapag kami experience na, hindi sa ka pa magdamad ng malaking sweldo. Ayun sa experience mo. Number 7. Malapit na no, dalawa na lang. Panorin nyo na ito. Mga madalas na tago. From titos and titas of Manila ulit ha. Number 1, feeling. Number 2, selos. Number 3, hanger na nabalik dahil sa paghatak ng dami. Ang feeling, ito ang serious. So yung ano, may dalawa para sa akin na feel ko na mahirap siyang itago. First is yung selos. Kasi, Nag-sayos ako, in my experience. Never ko siyang naitago. Talagang, ano, talagang nandun yung point
kita magtatampo ka or ganun. Yeah. Then yung sumunod is yung feelings. Kasi yung feelings, kahit anong gawin mo, kahit itago mo yan, parang ano, yung body language na parang nagsasalita yung ano, yung feelings mo. Eh, paano naman yung hangin na nabali dahil sa pagkakatak ng dami, no? Ano mo sabi mo ba? Ano mo nabasabi? Oo, dahil sa pagkatak ng dami, madalas itago. Di ba madalas itago din yun, ha? Oo, dahil kung mga bata pa. Ako, sabi niya lang ako talaga. Sabi namin ko, hindi ako sabi dito. Hindi ba dito pala natin? Ako, hindi ang ginagawa ko. Sa amin, may gatungan kami eh. May gatungan kami yung kalan. Para hindi halata, guys. Gawin mo pang parikit. Ang dingas nun. pang paapoy. Yung hangin na sindihan mo. Tapos, iganto mo sa kahoy. Ayan. Sobrang dingas nung ano nyo. Tip number two. Sobrang dingas nung inyong kalas. Vlogger. Vlog ko ulit yung YouTube channel ko. Ian Mirabite. Subscribe na po kayo. Okay? Number 8. Galing ko din sa... Kasi, ang subscriber talaga ako ng TV. Freddy. Let go, 24. Para! 24! Tito sa lobby! Teka lang. Number 8. Minsan pangit tayo sa kwento ng ibang tao. Pero madalas mas pangit yung kwento. Ulitin ko. Minsan pangit tayo sa kwento ng ibang tao. Pero mas madalas... Pangit yung nagkwento. Kaya bigyan na din ulit yung tatlong beses ng guys. Okay, sino sa kito ito? Sige, ako na muna. Kasi si Mars, ayan, nakikita niya, nakahan pa. Si Migs na kinisip pa. So, ayan, actually, totoo yan. Alam mo yung feeling na parang sirang-sira yung... Sirang-sira kapag kinikwento ka niya. Tapos alam mo yung feeling na parang lahat mali yung ginawa mo. Tapos ikikwento niya sa ibang tao. Pero sa totoo lang, sa totoong buhay, ang pangit niya, literal. As in, ang pangit ang ugali niya. Hindi pero sa mahaw, ganun na rin itsura ang pangit. Siyempre, yung attitude mo, binabagay mo dapat sa itsura mo. Kaya, ati iyan lang dapat, ganun. Ibagay mo kasi yung ganda sa attitude mo. That's it. Dapat ang ano, ang ugali na ayon sa itsura. O kaya, hindi ka naman pogi, hindi ka naman maganda sa mga pag-ugali mo. Tapos naninira ka pa, ang lakas mo. Patensya na kayo. Pag-tabot yung mga anak ko dito. Physical appearance talaga. Siyempre, hindi ka na nga ganun kaganda. Hindi ka na akong ganun kagwapo. Tapos ang sama pa ng ugali mo. So, wala mo sa taong perfecto. Kung baga tingnan mo muna yung sarili. Oo. Hindi lang sa panlabas. Dapat sa panlabas. Yun ang pinakamahalaga. Kahit sobrang... Kahit meron kasi yung mga magaganda nga. Ang performance. Sir,
saka yung... Hindi para magkaroon. Oh. Kasi, alo na sa edad na dito. Eh, well, si Sir Jesus kasi hindi nababakati. Ano? Ang pogi po kasi niya. Si Sir Jesus ka po pala. Ayan, so for me, ayun na ba, Chris? Parang ayun, yung mga priority nila, yung mga, yung priority nila muna mag-aral muna para itulong muna sa mga estudyante nila. Wala silang time muna makipag-date, makipag-date. Oh. Ayun, meron naman doon. Nagpapaluwalag din naman siya. Ayun, parang ano, parang... Ate ka ba? Pati siguro... pati siguro, ano, pag kayo nga sabi niyo... Pag-comment ka na pati siguro nag-view mo siyempre mga teacher ay mga talaga mauutak. Siyempre, pinaghahandaan nila. Kapag sumubok sila sa isang ganung sitwasyon, kailangan handa-handa na sila. Dapat buong-buo na sa kanila. Diba? Kapag alam ko lang guys, alam ko may batas na parang kapag yung teacher na babae, dapat kapag nabuntis, automatic nagpapakasal agad kasi bawal, bawal sila, ano, bawal na. Pero mas teacher na lalaki, pag nakabuntis ang sumili din, saka lang hindi ka naman kasal. Ang alam ko, ibon natin. Oo, ayun. So, dapat talaga, maganda rin yung image. Oo, yung image. Quick written. Kasi wala naman effect. Pag-alaman ko, tingin sa akin. Kaya sige, kasi mapusok. Ikaw? Ano ba? Wala. Hindi, okay na. Dumating ka na lang, okay na yun. Masaya na kami yun. Pwede ka na hindi yung pagod, ha? Gutom na siya, guys. Hindi siya nakapagsalita. Okay na tayo? Yes. Okay na, dahil kakarating na ni Zeus, gusto ko siya tanungin, bakit? Yung pag-i-explain ng tama, ha? Bakit iyo ka lang dumating? Hindi pa niwala. Ewan kasi, guys, no? Since nasa education na so ako kasi IT, no? So... IT, no? Sabaw na siya kasi. Bale! May tinapos kasi kami deadline. No? Ang dami kasi ng estudyante. No? No? Buti ka marami tayong estudyante dito. Oo, ang dami. Ang dami, gagawin mo ng IT isa-isa. So yun, hindi namin natapos, bukas ulit. Tapos may pinagagawa pa yung sasakyan. Yung sound pa yung gawa ko. Yung sound system ng sasakyan. So yun, no? I think kailangan na namin kumain. Yes. Gutom na kasi kumakasama ko. Tsaka, syempre, thank you for watching ulit. Kasi last video namin mabot na 194. Mataas na yun, ha? Mataas na yun. Guys, and then let's skip and connect. Connected. Ayan, sana maging connected tayo lahat. And then sana guys, mas dagdagan niyo pa po yung mga views nila Sir Robbie and then also my vlog. Guys! Vlog ko lang yung YouTube channel ko. And may repeat na please subscribe to us and help us. Hindi na tayo full time na rin katrabaho. Ayoko na magtrabaho next time kapag miss mention. Doon ako. So yun, para yung tapos na, kakain mo na kami at magkukwento kami ng yung totoo, yung private na. Yung bawal na nakabit na. Kasi iba pag after video. Guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Bye! Bye. Bye.